Good morning, everyone. Morning, sweetheart. Morning, sweetheart. Welcome to your Good Morning Couple, where every morning is a good morning. Kumusta bang tulog natin dyan? Ayos na kayo. Nalalim ang tulog. Oh, masarap talagang matulog. Eh. Ang hirap din talaga. Maaga tayo natutulog ngayon. Yes. Part of the year. Kailangan ganun. Healthy practices tayo. So, sa mga tayo. Goals namin. Correct. At isa rin sana sa gawin po ninyong goal ay mag-subscribe kayo sa YouTube channel. Oh, tama. Ng Good Morning Couple. Meron ng YouTube channel. Yes. Good Morning Couple. Tapos sa FB page naman, we have more than 100 videos po na makakatulong sa inyong personal goals, relationship goals, couple goals, at family goals, di ba? No? So sana po maging kasama nyo pa rin kami ngayong 2021 sa Good Morning Couple. Maganda nga niyan, bukod sa mag-subscribe, i-share po ninyo ang inyong Good Morning Couple experience. Ayan, ha? Sa mga nangangailangan, yes, mga advice. Advice, oh, para stronger at happier ang relationship. Ha? So tayo, ang topic kasi natin, may kinalaman sa pagtulog sa ibang bahay. Oh. Sleepover ang tawag dyan, si Tarn. Yes, o iba tawag nila overnight, di ba? So, paano ba ang konsepto nitong sleepover? Paano yung konsepto ng overnight stay natin? Alam mo, madaming klase, no, ng sleepover, no? Oo. Una, pwede kasing galing yan sa mga relatives, di ba? Okay. Pwede mag-sleepover ka sa mga pinsan mo. Pwede, di ba? Relatives, di ba? Oo. Meron din ang mga sleepover na yung related sa school. O mga activities, ano? Mm-hmm. Oo. Pwede rin yung sa offices, di ba? Oo. May mga work kayo na kailangan yung maging group or team tapusin, oo. No? So, sa mga bagay pong ganito, ang pinaka-konsepto natin, hindi ka matutulog sa bahay mo. Mm-hmm. Hindi ka matutulog sa kwarto mo. Away. Away ka. Away ka. At yung mga kasama mo, hindi mo sila regular na kasama. Oo. Di ba? Every night. So, ano nakikita nating mga issues and concerns pagdating sa makikitulog ka sa bahay ng iba? Lalo pag mga bata yan, sweetheart. Ano yan, ha? Una, nakaka-built-in ng ang tawag yung responsibility. Oh, okay. So, sense of responsibility. Sa papanong paraan? Sa mga bata. Kasi alone sila, di ba? Yeah. So, wala lang supervision ng magulang. So, sila mismo, kung ano yung mga dapat nilang gawin sa ibang bahay, di ba? For example, yung pagtulog din ng tama, yung pag-toothbrush, di ba? Yeah. O kaya yung pagkain ng tama. Correct. So, siya yung mismo yung nag-decide for himself. Pwede. Diba? Oo, tama. So, nagiging responsable sila. Yes. Oh. And they tend to compare, di ba? Mga ka-Good Morning Couple, yung pinsan nila kumakain ng gulay, sila hindi. Mm-hmm. So, nako-compare nila, di ba? Tapos maganda ito to build their confidence and independence. Oh, kaya nakikita nila na merong mga best practices na ginagawa yung mga pinsan nila. Example? Naglilimpit ng mga plato na pinagkainan o kaya naglilimpit ng mga pinagtulugan. Correct. So, may isip din ng mga bata na, uy, ang galing naman nito, dapat ganito rin ang gagawin. Yes. So, ang sleepover sa mga kamag-anak, pati sa mga bata, it's a very learning opportunity. Learning opportunity. Diba? Okay. Para sa kanila yung mga bagay na ganyan. Eh, no? Eh, sweetheart, paano naman kapag ka mga teenagers na, yung mga nagkakaroon ng sleepover na study group, yung mga ganyan, ano? Paano naman ang ginagawa natin sa ganyan? Yung mga study group naman, yung mga kailangan ng brainstorming. Yes. Kailangan nila magsama-sama, like yung mga med school, no? Kagaya mo, no? Yun naman, dahil may kailangan silang tapusin na isang project o mga kailangan na reports, activities. Oo, na dapat sama-sama sila after class. Diba? So, dito naman, medyo madami tayong mga pwedeng maging concern. Oh, pero ang positive dito, dahil sinimulan mo nga ng positive sa mga maliliit na bata, ano ang pwede nating ma-achieve positively sa mga group study na ganito? Nakakapagtulungan kasi sila. That's right. Oo, tapos nagiging easier, no? Yung kanilang job, no? Oo, kasi nandiyan yung brainstorming nga na nangyayari. Oo, bukod dun sa brainstorming, kagaya ng binanggit mo, yung mga techniques para matandaan nila at matuto sila sa kanilang pag-aaral. Yes, oo. So, yun ang maganda eh, yung comfy ka, no? At iba rin kapag ka ang kasama mo, mga kaibigan mo, unlike yung mga kamag-anak o mga pinsan mo, no? So, iba yung nagiging level ng tulungan, iba rin yung nagiging level ng friendship at bonding. Diba? No? So, mga ka-Internet Universe, mga ka-Good Morning Couple, itong mga sleepover
sleepover na ito, nangyayari na po yan bago pa magkaroon ng pandemic. Mm-hmm. At yung iba nga, kahit na merong quarantine measures, ginagawa pa rin nila. For social functions, mga get-together, mga party, siguro may sarili silang mga dahilan. Kaya lang ang binabanggit po ng inyong Good Morning Couple ngayong umaga is nakakatulong ito, lalo sa mga maliliit na bata, to build confidence, independence, and becoming responsible, di ba? Yung mga age-appropriate activities. Nakukumpare nila yung mga pagkain, yung mga study habits, sleeping habits, petty eating habits. At kapag medyo teenager na sila, nakakatulong ito para sa kanilang improvement to be better in better school self. Better self tsaka dun sa kanila relationship. So yan ang mga pag-isipan po ninyo dahil darating at darating ang oras ng ating mga anak po makikisleep over na sa ibang bahay. Dapat ready tayo for that. Toast tayo dyan. Okay. Sleep over tayo. Good morning, people. Good morning. Thank you, Sita.